Isang defensive wizard, yan nga ang tawag ni Shaquille O'Neal dito sa bagong Lakers player na si Patrick Beverley. Sabi niya, he is a defensive wizard, he can get rid of the ball, he can get people involved. Yan nga mga idol ang pagpuri ni Shaquille O'Neal dito kay Beverley. At mukha ngang napatunayan na rin ni Patrick Beverley ang kanyang sarili dito sa mga big name players. Matapos nga nasabihin sa kanya ni Westbrook noong 2019 na takbo lang daw ng takbo itong si Beverley. Ngayon mga idol ay nire-respeto na nga rin siya ng mga players na kagaya ni Shaquille O'Neal. At ngayon for sure na nasa Lakers eto nga si Pat Bev ay mas makikita pa nga ng mga NBA fans kung ano ba ang kanya talagang kayang gawin. Alam naman natin kasi na kapag naglalaro nga sa team ng Los Angeles Lakers ay talagang grabe ang atensyon. At kung magpo-provide niya talaga itong si Patrick Beverley ng sobrang ganda para sa Lakers ay mas marami pa ngang makaka-recognize sa kanya ng mga NBA fans pati na nga rin mga NBA legends. Kaya nga good luck dito nga para kay Pat Bev sa kanyang journey bilang isang Los Angeles Lakers player. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang parang pagsisisingan ng New York Knicks na hindi nila nakuha itong si Donovan Mitchell. Sabi dito yung ilang membro nga daw na itong Knicks ay feeling nila na yung offer nga nila para kay Donovan Mitchell sa Jazz ay mas better kesa nga sa Cleveland. At hindi nga daw sila binigyan ng Utah Jazz ng fair chance para nga makuha itong si Donovan Mitchell. Well, alam naman natin mga idol, ayon sa mga report na parang binarat nga daw ng New York Knicks itong team ng Utah Jazz. Sobrang baba ng kanilang offer at mukhang sigurong na-frustrate itong team ng Utah Jazz sa mga offer nilang ganon. Gusto nga nila ng first round pick, tapos ayon naman sila bigyan ng first round pick ng New York Knicks. So siguro tinamad na rin itong team ng Utah Jazz na makipag-negotiate pa dito sa team ng Knicks eh ayon naman nilang makipag-cooperate. Kaya yun, Cleveland na lang ang kanilang naging trade partner para nga kay Donovan Mitchell. So may kasalanan din ang team ng New York Knicks kung bakit nga hindi nila nakuha itong si Mitchell. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita na itong isang reporter ay parang gusto ngang sirain ang future ng Golden State Warriors. Well, naglabas kasi siya mga idol ng article na dapat nga daw na trade na gawin na itong Warriors hanggat maaga pa nga daw. At ang isa sa kanyang mga trade proposal ay makukuha nga daw ng Warriors si Duncan Robinson, Nikola Jovic at 2023 first round pick. At ibibigay nga daw ng Warriors si James Wiseman, Moses Moody at Patrick Baldwin Jr. Well, for sure mag-iinit ang ulo ng mga Warriors fans kapag nakita nga nila itong trade proposal na ito. Wala nga raw sense at wala daw benepisyo itong team ng Golden State dito. Parang gusto nga lang daw guluhin, gusto nga lang daw sirain ng reporter na ito, itong future ng Golden State Warriors. At ayon nga dito sa mga Warriors fans ay baka GSW hater nga daw ang reporter na ito at ayaw makita ang Warriors na patuloy na magdomina sa NBA.